Noong mga nakaraan ay pinag-aralan natin ang pangangalaga sa ating ear, nose, and throat. May kinalaman pa rin kasi dito ang pag-aaralan natin ngayong araw. Alam niyo bang National Youth Health Day ngayon? Tungkol dyan ang pag-aaralan natin ngayon. Kaya ano pang hinihintay niyo mga bata? Tara, samahan niyo ako! Magandang hapon po, Kong Percy. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Magandang hapon. Para saan po yung National Youth Health Day? Napakahalaga yung National Youth Health Day kasi ito yung isang araw sa buong taon ang lahat ng energies ng ating mga health service providers ay naku-focus sa mga bata at kabataan. Kasi madalas iniisip pag bata at kabataan ay lahat healthy. Pero hindi natin alam napakaraming mga karamdaman tsaka usaping pangkalusugan na talagang dapat tinututukan bata at kabataan ka pa lamang. So sa buong taon, sa isang araw na ito, ang focus, ang tanging bibigyan ng atensyon ay dapat mga bata at kabataan lang. Ano-ano po ang mga activity na madalas ginagawa sa pagse-celebrate dito? Sa araw ng National Youth Health Day, ito ay every December 10 taon-taon. At ang maganda dito, alam niyo ba ang December 10 ay International Human Rights Day din. Araw ng karapatang pantao. Bata man o matanda, pantay-pantay at pare-parehong karapatan natin. At isa dun sa karapatan na yon ay ang karapatan sa kalusugan. Kaya nga, sa araw na ito, ano bibigay tayo ng mga health services sa mga kabataan mula sa pagpabakuna? Kayo ba ikumpleto na ng mga bakuna ninyo? Apo. Okay, very good. Hanggang sa pagbibigay ng impormasyon at edukasyon kung paano magkakaroon ng tinatawag natin na healthy lifestyle. No, ang healthy lifestyle ay yung pag-iwas sa biso, tamang ehersisyo, nang sa ganun ay maging malakas yung pangatawa natin. Naniniwala kasi ang National Youth Commission at saka ang Department of Health, yung kalusugan ay isang mahalagang investment para sa kinabukasan ninyo. Imagine kung hindi kayo malusog ngayon, paano kayo makakapag-aral mabuti? Kung hindi kayo malusog ngayon, paano kayo matututo sa eskwela? At kung hindi kayo matututo na mabuti sa eskwela at makakapag-aral mabuti, paano yung kinabukasan ninyo? So dito nakikita natin yung ang kalusugan at saka yung kinabukasan ninyo ay talagang magkaugnay. Sino po ang nagtutulong-tulong para po dito? Siyempre, nagtutulungan dito una yung mga opisina ng gobyerno. Iba siguro dito kilala nyo. Alam nyo, Department of Health, ito yung kagawaran ng gobyerno na in charge sa kalusugan ng mga tao. At kapartner dito yung iba't ibang mga institusyon sa local level mula sa mga mayors hanggang governors. Kasi sa ating sistema, ang kalusugan ay devolve. Ang ibig sabihin ng devolve, ang responsibilidad na diretso para sa kalusugan ay nandun sa mga local government units. Siyempre, kasama dito lagi ang mga organisasyon at grupo ng mga kabataan. Ano po ang maaaring maitulong ng mga batang katulad ko sa inyo? Naku, napakalaki, no? Una siguro dapat tulungan nyo yung National Youth Commission at saka yung DOH na encourage o hikayatin yung ibang mga kabataang tulad ninyo na regular na dumalaw doon sa ating mga health center. Kasi di ba kadalasan minsan dadalaw lang tayo doon pag mayroon tayong sakit? Pero mahalaga din kasi na regular tayong dumadalaw doon para alam natin ano yung mga serbisyong pwede ibigay sa mga kabataan at ano yung mga impormasyon na pwede ninyong makuha. Dahil hindi lang kayo matututo doon, marami din kayo makikilala ng mga tao na pagdating ng panahon mahalaga kapag kailangan natin ng serbisyong pangkalusugan. Maraming salamat po, Kong Percy. Maraming salamat din sa inyo at mag-aral kayo mabuti ha. Humanap kayo noong interest na gusto nyong i-pursue. Dika sa ating mga bata ang mahilig maglaro, humawak ng kung ano-anong bagay, kumain at iba pa. Mga bagay na maaaring pagmulan ng iba't ibang mga sakit, kaya naman mahalagang makiisa tayo sa mga ganitong klaseng proyekto. Napansin ko lang, ang dami palang mga selebrasyon, lalo na pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan. Salamat sa Diyos at may mga ganitong mga proyekto. Sana ay marami kayong natutunan ngayong linggong ito. Samahan niyo rin kami kung lalabi ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo! Bibo!